ay may susubukan na naman tayo isang quality product na naman mula sa Banggood. Ito guys ay isang projector mula sa Blitzwolf BW-BP14. Ayan. I-unbox muna natin. Tingnan natin kung ano yung laman sa loob ng box. Karamihan kasi ngayon guys ay pa-advance na ng pa-advance ang mga projector. Hindi lang kung baka projector, mag-project, kagaya ng conventional na projector. Yun lang kaya niyang gawin. Ngayon pa-smart na ng pa-smart. Pagaling ng pagaling ang mga projector. Yun. Yung kanyang cable para sa AC. Ayan, direct to AC. Tapos, meron pang isang support. Nandito yung kanyang remote, yung kanyang user manual, warranty, sticker pala. Then, meron siyang panglinis ng lens. Tapos, audio-video cable. Yung kanyang HDMI connector. Kung just in case gagamit tayo ng computer or kahit anong device. Then, ito yung kanyang remote guys. Importante ang remote para hindi tayo akyat ng akyat kung saan natin ilalagay yung projector. Ayan. Ayan guys yung projector. Maliit lang. Tapos yung kapal niya. Ayan. Marami siyang interface sa likod. Meron na akong in-unbox dito dati guys na isang smart projector. Ito siya. Halos magka-hide sila. Ayan. Tapos kung itagilid natin ay halos parehas sila guys. Ayan. Pero, ito guys, si Xiaomi 1BT6 Max ay smart projector. Mas marami siyang kayang gawin. Sa harap niya guys, nandito yung kanyang takip ng lens. Ayan. Tapos nandito yung kanyang sensor. Sa side, ay nandito yung kanyang audio-video input. Tapos yung kanyang headset or earphone. Sa likod niya, nandito yung kanyang additional sensor. Meron pang sensor sa harap. Para kung just in case, kung nasaan man tayo sa likod or sa harap, ay pwede nating i-operate yung kanyang remote. Tapos, meron siyang dalawang USB input. Tapos, yung kanyang HDMI input. And then, nandito na rin yung kanyang saksakan para sa AC. Hindi kagaya ni 1BT6 Max na mas maliit. Ayan. 19 volt yung kanyang input, pero dito ay 220 kasi nasa loob na yung kanyang power supply. Dito natin isasaksak yan, then isasaksak natin sa AC. Ito guys ay 110, 240 volt, AC 60 Hz. Then dito sa kabila niya ay nandito yung kanyang speaker, yung kanyang manual na focus, tapos yung kanyang keystone correction. Manual sila guys, hindi kagaya ni Xiaomi 1BT6 Max na electronic. Then, sa taas naman niya guys ay nandito yung kanyang mga control, yung kanyang power button, return, tapos yung arrow, okay, sa gitna, then menu. Sa ilalim ay nandito yung kanyang mga paa or rubber damper para hindi siya madulas. Then ang kagandahan nito guys ay meron siyang sariling, ayan, adjustable yung kanyang taas kung gagamitin natin. Kung mababa, di baba natin. Boom. Hindi kagaya dito kay Xiaomi 1BT6 Max. Wala. Umaasa lang sa tripod na adjustable yung kanyang angle. Tapos ang kanyang power consumption ay nasa 90 watts. About naman sa kanyang connection guys ay pwede mo siyang i-connect ng wired at pwede mo siyang i-connect ng wireless. Gamit ang Wi-Fi, may co-connect mo siya sa ibang device. Gamit ang screencast. Yun ang the best sa mga projector ngayon. Dati ay hindi pwede, kundi ang gagamitin mo lang ay wire. Kung walang ganon, wala na. Okay guys, eto. Susubukan na natin si Blitzwolf BW-BP14. Tapos, i-compare natin yung ganda niya sa Xiaomi 1BT6 Max. Unahin natin si Blitzwolf. Then, you know. Tapos si Xiaomi 1BT6 Max. Yun oh. Mas maganda patayin natin yung ilaw. Ang ginagamit kong ilaw guys ay si Astrolux. Ito ngayon.
pwede pa lang pang ano, pang studio. Ayan, oh. Kuha natin palakasin. Wow. Pahinain. Wow. Maganda pala pang studio. Nilagyan ko lang ng filter, guys. Naka-on na si Xiaomi 1BT6 Max. Tapos si Beats Wolf VP14. Ayan. Para silang pwedeng i-connect via screencasting. Ayan. Malamang siguro yung iba, guys, alam na nila to eh. Pero sa mga hindi nakakaalam, subukan natin na ituro sa kanila. Yung screencast, sabi niya. Okay, hahanapin niya ngayon yung naka-open na projector. Projector 5148, subukan natin. Pindutin natin. Kukonect sila. Yun, connected na sila. Ayan, guys. Kung ano yung nangyayari sa cellphone or tablet, parehas na parehas sila. Okay, pwede ka mag-internet kaya lang gamit yung device mo. Subukan natin, mag-YouTube. Ayan. Okay, subukan natin yung pinaka-latest na video ko. Depende pa rin yan, guys, sa speed ng internet ninyo. Kung mabagal, syempre, mabagal din siya. Okay? Ayan, napakalinaw, guys, yung kanyang display. Ang problema, mabagal yung internet ko. Okay? Dapat mabilis yung router. Kasi ang ginagamit ko lang na router dito, yung cellphone. Yung ginagamit kong pag-YouTube, yung ginagamit kong pang-upload, dito siya na-connect. Pero kung just in case mas mabilis, ayan, mas maganda. Ayan, pwede nating i-volume dito mismo sa projector. Kagaya niyan, para lumakas siya. 100%. Malakas yung kanyang speaker, guys. Sagatin natin yung tablet. Much, much, much later. Ganyan kalaki, guys. Depende sa layo ng projector sa pader, mas malaki siya. Walang problema kasi may focus naman siya. Malinaw pa rin. Ayan, guys. Malaki. Kahit na malayo, subukan nating i-focus dyan. Habang hinihintay natin yung games na mag-download. May nakatulog dun. Wow. Yan, o, buo na siya. Yun, o, buo pa rin kahit malayo. Pwedeng pang cinema sa labas. Pwede mong i-focus sa pader. Ayan, pwede na kayong manood ng buong barangay. Hindi ka madamot. Ayan, may konting lag kasi nga ay mabagal yung aking ginagamit na router. Oh? Depende pa rin sa kanyan, guys, speed ng internet nyo. Pero sa akin kasi kamote pag ganito oras. Sa madaling araw talagang napakabilis. Bigil ka. Yari ka ngayon sa akin.
So, pagdating sa display, guys, ayan, parehas na parehas sila. Yung linaw, parehas na parehas sila sa ginagamit kong device at dun sa projector. Ayan. Ang kanyang lumen, guys, ay umaabot ng 6,000 lumens. Napakalinaw, napakaganda. Lutong-luto. Ha? Bigis yun! Tapos, subukan naman natin kay Xiaomi 1 Buti 6 Max. I-play natin. Lutong-luto. Ha? Bigis yun! Para sa mga interested, guys, na bumili ng Blitz Wall BW-BP14, ilalagay ko sa description box. Tapos, si Xiaomi 1 Buti 6 Max, ilalagay ko sa description box. Ang tanong, what deal sag magkano? Ang price po nito, guys, ay nasa 7,978.35 pesos. Mas mura siya kumpara kay 1 Buti 6 Max. Kasi ang presyo nito, guys, ay ayan, sa mga hindi nakahabol, sayang, guys, kasi ang presyo lang noon nito, noong una kong nireview, ay nasa 15,000. Ngayon, guys, ay nagmahal siya. Depende sa demand niyan. Pero may discount pa rin siya. Ang presyo niya ngayon, guys, ay nasa 19,893.47 pesos. Nandito lahat. Wala ka lang i-coconnect sa kanya. Pwede kang mag-Facebook, pwede kang manood ng YouTube, Netflix, lahat ng gusto mong panoorin na gusto mo, nandito na lahat. Depende sa kaya ng budget mo kung si Blitzwolf or si Wanbu. Okay, maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. At next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong video ni Wanbu. Paalam mo na!